Ma'am, Banerico ang lahat. Hindi! Alam mo, tawang-tawa ako dun sa mga nagpo-pose. Tawang-tawa. English pa, English, English. You know what? I feel so funny. Tama ba yun? Okay. Tawang-tawa ako sa mga nagpo-pose. Kasi talaga nag-effort pa sila ng mahabang caption, Mars! Kukuha pa sila ng mga pogi picture ni Rico, mag-effort sila ng mahabang caption, mga 3 to 4 paragraphs with 6 to 8 sentences each paragraph. Tapos, ang laman ng caption, maturity. Dapat ganito yung mga kinahanap niyong karelasyon. Yung matured na lalaki. I was like, you know, pagkabasa ko ng title, I was like, maturity? Ano nga asahan mo? 53 years old na yun, lolo na yun eh. Diba? Hindi nag-iisip ba yung iba? Ano nga asahan mo sa 53 years old na masyonda na? Siyempre, matured na yun. Sumobra na nga sa matured, kaya iniwan eh. Diba, hindi maarot ng aking isipan ang mga taong gumagawa ng mahabang caption na madamdaming tungkol kay Rico Blanco about maturity. Matanda na yun! Siyempre, matured na yun. Ano ba yun para kagaya natin na 31 years old, 25, 22, 18? Na bigla mag-rarun sa Facebook, mag-aaway-aaway kapag nag-break? Siyempre hindi. Tanda na yun, matured na yun. May nagsasabi nyo, labo nyo. Teka, sorry nadala ako, wala pala yun sa topic. Alam ba ni Rico ang lahat? No! Kung paano minamanipulate ni Boy Cheater ang kanyang ex-girlfriend, kung paano ginagaslight at pinapaikot-ikot, mas malala ang ginawa ni Girl Cheater kay Rico J. Puno. I mean, Rico Blanco. Hindi niya alam. Nag-break sila sa kadahilan ng gusto na mag-settle daw ng matanda eh. Hindi ko alam kung ano yung tunay ng eksena, no? Ayaw kong magmagaling. Ayaw kong magbida-bida. Naks, after mag-live, ayaw magbida-bida. Wow! Ayaw ko lang magkamali. Kasi pag nagkamali ako, mawalan ako ng credibility sa chismis. Like sa chismis ko, hindi na kayo maniniwala. So kailangan, careful ako sa mga binibitang konsulta kung wala naman ako maayos sa ebidensya. Going back. Hindi ko alam kung totoong nag-propose. Tapos, na-reject. Hindi ko alam kung lumuhod. Hindi ko alam kung nagbigay ng sing-sing. Hindi ko alam tapos sinabihan ng no. Hindi ko alam kung pinag-usapan lang yung kasal. Hindi ko alam kung pinag-usapan lang yung settle down at lagay na sa tahimik. I don't know everything about this thing. Basta bottom line, about ito sa pag-settle down kasi nga matanda na. Tapos, ending, umatras si Girl Lalo. Pag-atras. Ginamit niya itong opportunity para maka-exit. 3 years eh. Exit na siya. Eto na. Ginaslight na niya ang ating matanda. No! I want space! I need to grow up! I'm still young, you know? Style by style, 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 style. Ganun ba, ganun? Bata pa ako! Rico J. Puno! Oh, Diyos ko, sumalangit nga ba? Bata pa ako, Rico! I can't take this pressure anymore! Perfect opportunity eh. Tama? Umexit na. Doon sila nag-hiwalay. Eto ang malupit dyan. Sana ba ako? Tumitigas pa ba ang sandata? Diyos ko. Ano lang ito? Nagpatawa lang ako. Hindi ko alam. I mean,
Alam niyo naman yun, kung nakafollow na kayo sa akin at matagal niyo na akong kilala for the past few years, madidifferentiate niyo agad kung ano yung humor ko lang at ano talaga yung legit na chismis. So kung tumitigas pa ba ang sandata, we will not answer that. No? It's more on humor lang siya. Let's focus with the agenda. Review of the Rick Mar breakup. Oh, okay, I'm done with it. Okay, ano yung nangyari sa hiwalayan? Timeline of the affair. Based sa ating legit source na H-MUA. Ano ba H-MUA? Ah, here in makeup artist. Okay. H-MUA. Timeline. Meron silang series. I'm not quite sure about the series. Siyempre, baka nanonood yung ex-girlfriend eh. Eh, grabe, English yan talaga yun. So, kailangan makisabay ako sa English. Baka sabihin niya, mahina ako sa English, nakakaya naman. Baka mapahiya tayo, di ba? Siyempre, kailangan tayo itaas ang ating, no, mosang flag. I'm not quite sure what's the series all about. Panis. But what I'm sure about, tama ba yun? Pinapaikot-ikot lang. Basta ang alam ko lang, nag-shoot pa lang sila. May pampiyangan na nagaganap. Meron na mga lihim na pagtatagpo na nagaganap behind Rico. Meron na mga pwede ko ba sabihin yan? Baka may mga 15 years old na mosang na nakikinig dito. So, kailangan kong alalay sa salita ko. Meron ng mga intimacies na nagaganap outside the camera. In short, sila pa ni Rico, sila pa ng ex-girlfriend. Nagsisimula pa lang yung shoot ng series or in the middle, may affair na. Confirm. Medyo affected lang ako. May mga sakit lang in my past na binuksan, may mga sugat lang sa aking nakaraan na nabuksan because of the tissue. Specifically, I remember from the screenshots, sabi pa ni ex-girlfriend. Sabi niya sa akin, matutulog na siya. Yun pala. Ito pala nangyari. So, sabi daw ni boy cheater kay ex-girlfriend na matutulog na, sleep na daw. Pero yun pala, nagpunta pala sa bahay ni girl cheater. So, grabe. May sakit na nabuksan or sugat na nabuksan in my past. So, sakit na. Alam ko yung feeling. Okay. Neck pillow story time. So weird.